Hi, this is Tito Chirk, and welcome to my YouTube channel. Ang saya-saya po ng araw na ito, sapagkat mayroon po ako sa inyong ipapakita na isang napakagandang likha na nilikha ng isang kaibigan. Ito po'y original na nilikha niya at pumayag po siya na atin po itong lagay dito po sa ating vlog. So, panoorin po ninyo at tunay nga na napakaganda po ng likhaing ito. Ang nilikha po ng isang tao ito ay isang etnikong tugtugin na sariling komposisyon o nilikha ni Ginoong Virgilio Santos Jr. ng Valenzuela City. Gamit po ang Kalinga Instruments o yung tinatawag na Kalinga Ethnic Instruments made of bamboo instruments. Napakagandang tugtugin po ito na inyo pong masasaksihan at this is just instrumental mga kaibigan. Pero meron po tayong mapupulot na magandang bagay na kung saan ang atin po palang bansa ay tunay ngang napakayaman sa mga ganitong sining. Kaya dyan lang po kayo at atin po itong masasaksihan. Kagaya nga po ng sabi ko kanina, ito ay kanyang nilikha. Ang nilikha niyang sinasabi po rito ay ang mga instrumentong ating gagamitin gamit ang mga bambu na ito na kanya pong talaga naman pong pinag-isipan at kanyang pinagtuunan ng iba yung sabihin nga natin ay talino, lakas upang makapaglikha ng ganitong uri po ng instrumento. Ayan. So itong hawak ni Sir is one of the instruments na gagamitin maya-maya lamang. Yan po ang tinatawag na tungatong. Tungatong. Yung pick po niya, yan po ang magiging basehan. Thank you.
JR. Yes po, ma'am. Congratulations for having that such instrument. Napakaganda po talaga. Yun. So ito po ay aking ipapalabas sa aking vlog. Okay lang po ba sa inyo? At tanong ko lang po kayo ng konti. Ano po yung naka-encourage sa inyo para mag-create ng ganitong uri ng instrumento? Actually po, nung college po, sila po yung aking professor si Link. Ah, okay. Kaya kasama po yung sa aming subject. At siya yung angklong. Kaya po nung time po na yun, doon po ako nainganyo na ipagpatuloy, bagamat di naman required na pag-graduate. Pero ilan lang po kami nag-push na magkaroon po ng ganitong video. Yun. So ito, alam nyo kanina, habang pinapanood ko, sabi ko, kung ito'y talagang sabi natin ilang araw ng pinaractice or ilang araw ng nahawakan ng mga tumugtog, ay malamang to, napakaganda lalo ng kalalabasan. Kasi ang ganda po ng sound niya talaga. Wala pang mic yan. Wala pang mic nga, napakaganda po talaga. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo. At nagpapakita lamang na talaga po namang ang ating bansa. Sabi natin ang ating lugar ay talagang mayaman sa kultura. Yes. Sa ating sining at sa mga bagay na talagang kapupulutan din at pwede ding maging instrumento para sa ating mga kabataan para meron din silang mapagkalibangan. Pitik-salibig ko na yes. Bahagi pa yung mga natitirang ganyan. Kasi yung ating kabataan niya, hindi na po sila alam, hindi na po nila alam. Yes, oo. Kaya maasap po ako na kahit paano. Sumilab yung kanilang damdamin sa pagtukot ng ganito. Yes. So ako yung nagpapasalamat sa inyo. Muli ho, mapapanood nyo po ito sa Tita Choy TV. Itong akin pong interview sa inyo. Sapagkat talagang ako'y, I was so amazed talaga. Na-amaze po ako. Isipin mo kawayan. Pahiram, pakipataas nga po ang isa, sir. Isipin mo kawayan na hindi naman natin masyadong akala natin walang kapakipakinabang. Eh kapringgot na nga lang yan. Look at the term, kapringgot. Kaprasong kawayan, pero nung tumugtog kanina, ako'y nagulat. Wala pa pong isang oras na tinuro yan. Kapag basic lang po yun. Minuto, wala pa ngang minuto. Halos na hinahawakan ng bawat isang instrumento. Yan po magandang diba? Sa mga teachers po. Na maranasan. Yun. So salamat pong muli at pagpalain po kayo palagi ng ating Panginoon. At more wisdom, knowledge, para mas mapalawak pa natin ang kultura natin when it comes to that kind of art, ika nga, o sining. Salamat po. God bless po sa inyo, Sir JR. God bless po. Thank you po. Sir, kanina nung hinawakan mo yung kawayan, I call that kawayan kasi talagang kawayan lang siya. Pero nakita ko sa'yo, enjoy na enjoy ka sa pagtugtog. Sir, ano yung naramdaman mo habang tinutugtog mo po gamit itong kawayan na ito? Yan po ma'am, kasi po actually yung mga instrument na yan po ay yung po talaga yung diniscuss namin. Okay. Na hindi ko po talaga nahawak. Diniscuss ko po yung mga videos, pictures. Uh-oh. Pero nung ngayon po na ako mismo yung tumutugtog, parang iba po talaga yung feeling na yung fulfillment na nararamdaman kapag yun. Ikaw mismo yung tumutugtog. Diba? Kaya pasalamat nga tayo kay Sir JR kasi lumikha siya ng ganitong uri instrumento na pwede natin gamitin. Nagpapatunay lang na mayaman po talaga tayo sa larangan ng sining. Di po ba, sir? So maraming salamat sa iyo at habang pinanood kita kanina, nakita ko yung enjoyment, parang punong-puno ng saya, alam mo yon. Kaya God bless po sa iyo at sana maisali natin to dito sa ating mga kabataan, no? Para mas meron naman silang mapagkalibangan at meron silang magawa para sa kanilang community, ika nga. Salamat po. God bless po sa inyo. Okay, so salamat po sa inyong panunood sa aking video. At alam ko may napulot din po kayo. Medyo masaya talaga. Ang ganda lang nangyari ngayong araw ito sapagkat isang bagong likha ang ating nakita. Salamat po sa lahat ng tumatanghilik sa aking channel. Salamat din po sa nanood at nakinig sa video ito. At nakita lang natin na talagang napaka-talentado ng ating pong mga kapwa Pilipino. Tunay nga na sa panibagong likha na kanyang nagawa, ay nakita natin na talaga namang mayaman ang ating bansa. Pagdating sa sining, sa arts, ay nakita natin talagang napaka-creative po ng mga Pilipino. So salamat po kay Sir JR, salamat po sa kanya at sa kanyang ibinahagi na talento o nilikhang ipinakita sa araw na ito. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo and always remember, God is still in control. God bless everyone.